Ina, isa ba akong prinsesa? Pwede na po ang aking ina? Oo. Oh. Naging mabuting rehena si Lucia. Lahat ng nasasakupan niya ay mahal na mahal siya. May mga sireno din ang nanligaw sa kanya. Pero wala siyang napusuan. Dahil may iba nang nagmamay-ari ng kanyang puso. Isang lalang na hindi natin kahuli. Jezebel, umibig din ang iyong ina sa isang tagalupa. At tinalikuran niya ang lahat. Makapiling lang ang lalaking pinakamamahal niya. Ibig sabihin, inay, tao po yung ama ko. Pinagpalit niya ang kanyang buntot para lang magkapaa. Sino ka? Hindi na mahalaga yun. Basta umalis ka na dito. Pero ang kapalit nun ay ang kanyang alaala. Alaala ni Reyna Lucia ang korona para sa bagong reyna ng Sirenea. Reyna Jangga, sa'yo na ang kaharian, ano naman ang kabayaran para sa aking kasiyahan. Pag mo nang itanong sa akin kung sino ba si Amafura at kung paano nakuha ng iyong ina ang kanyang paa, hindi na mahalaga ngayon ang impormasyon na yun. Akala ko ay naging mabuting kaibigan ako sa iyong ina dahil sa sinuportahan ko siya. Yun pala, pinabayaan ko lang siya sa kapahamakan. Limot na nga ng mga sirena si Lucia. Pinigeng lahat! Wala na si Lucia! Wala na ang dating reyna! Iniwan niya ang Sirenea para sa lupa sa siyang taksil! Kaya magmula ngayon, may bago ng harian na mamuno. Ilalarin niyo ang bagong reyna. Ang reyna, Jangga! Bakit siya ang magiging reyna? Hampas dagat lang siya. Isang nagasama. Hindi kami papayag. Oo nga. Subukan niyo ng lumaban. Matutulad kayo sa kanya. Ang sino mang mag-aklas, mamamatay. Mabuhay ang bagong reyna! Buhay! Ang reyna Jangga! Buhay! Mabuhay si reyna Jangga! Buhay! Para sa lahat ng taga-Sirenea, ako lang ang kanilang reyna. Kung sa una pa lang, alam ko na magbabago ang tadhana niya. Sana pinigilan ko siya. Sana hindi ko siya hinayaan sa plano niya. Nasaan po ang aking ina? At ang aking ama? Buhay pa po ba sila? Patay na ang iyong ama, Jezebel. At ang iyong ina, si Lucia, hindi ko na alam kung nasaan siya. Nung nalaman ng taong bayan at isinilang ka, pinagtangka ang kanilang patayin. Kaya't minabuti ng iyong ina ng paanuling ka sa dagat. Dahil alam niya na doon niligtas ka. Paano na si Mel? Malaman kita. Malupit ang mundo nila sa mga kagaya natin, Jezebel. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ko sa'yo. Tumatakas ka. Dahil ayoko matulad ka sa iyong ina. Na isinakripisyo lahat sa pag-ibig para sa minamahal niya. Pero sa bandang huli, nawala din ang lahat sa kanya.
pangako kay Ina na hindi ko pagsasabihin kahit kanino. Oo naman. Pwede ka kayang ipapatay ni Reyna Jangga kapag nalaman na ikaw ang anak ni Reyna Lucia. Dapat talaga secret lang to. Inagaw ni Jangga at ni Berbula ang toro ng ina ko. Pinabibigay ni Rigoro. Sa'yo na lang, Susira. Hindi mo ba siya napupusuan, anak? Si Rigoro? Natatabaan ako sa kanya. At mukha siyang pawikan. Correct! Ikaw ang dapat ako pumayon doon. At pinagsisilbihan nilang dalawa. Kaya pala kitab-kitab ng buntot mo. Ikaw ay isang tunay na maharlika. Kahit nakita bang buntot ko, ang gusto ko magkapaa ko. Paa? Yung katulad sa Tagalupa? Oo. Gusto ko kasing pumanik sa lupa para mahanap ko yung ina ko. Para makapagpakilala ako sa kanya. Tama lang na maging mapili ka sa iyong mga manliligaw. Bilang naging isa kong anak at tagapagmana ng aking trono. Importante ang magiging papel ng lalaki mapapangasawa mo. Kailangan ay karapat-dapat siya para sa'yo. Opo, ina. Gusto mo ba magkapaa para hanapin ang nanay mo o para hanapin si Fredo? Betty, ang aga mo naman atang dumalaw dito. Chinese ka ba? No. Nag-a-adjust lang ako sa time difference kasi diba sa San Francisco gabi pa. Tsaka alam mo, sobrang miss na miss ko talaga yung kuya mo kasi medyo matagal na kami nagkahiwalay. I'm just making up for lost time. Akala ko kasi break na kayo eh. Wala naman dito sa Serene ang lalaki gusto ko. Dahil isa siyang Tagalupa. Berbula, alam mo namang imposible ang iniisip mo. Dahil Serena ka at tao siya. Paano ka magkakapaa? Paano nagkapaa ang nanay mo? Ewan ko. Si Amafura? Kilala mo si Amafura? Pero anong magagawa ko? Ang Tagalupa ang iniibig ko. At naniniwala ako na may paraan para mapasa akin siya. Mapapasa akin ang Tagalupa, Susira. Mapapasa akin siya. Nag-break nga, pero nagkabalikan na kami ulit. And besides, di ba hindi naman major breakup yun, babe? Malambing lang ako. Sana parati ka nalang malambing, no? Pardon me? Sira. Nabanggitin sa akin ni Ina, pero ayaw yung pag-usapan namin yun. Alam mo ba kung saan ko siya makikita? Jelay? Alam mo, di ba? Jelay. May kasabihan nga, di ba? Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Ano? Anyway, babe, ano ba? I saw a lot of my titos and titas in the States. And lahat sila tinatanong sa akin kung ilan daw tayo magpapakasal. Anong sinagot ba sa kanila? Na, dapat ang tatanungin nila yung boyfriend ko. Kasi ako, ready naman ako mag-settle down anytime. Kanino? Eh, di sa kuya mo. Eh, di ba nagkabalikan lang kayo? Bakit magpapakasal kayo? Because we love each other? Ha? Yaribus! Para sa'yo, Jezebel. Salamat. Oh, Jezebel, kumusta? Tagal natin hindi nakapag-usap. Oo nga eh. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Kung di dahil sa'yo, siguro patay na ako ngayon. Ilang beses mo na rin pinagtanggol ako para maligtas ako. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Hindi naman ako humingi ng kabayaran, Jezebel. Lahat naman gagawin ko para sa'yo. Kahit buhay ko pang kapalit. Dahil mahal kita, Jezebel. Mahal din kita.
Pero bilang isang kaibigan lang, eh, hindi kita iniibig. Ibalin mo na lang sa iba yung pagtingin mo. At sigurado ako na tutulong kapatid mong si Usaro kung magkakatuloy na tayong dalawa. Yun ba talaga ang dahilan? Kung bakit mo hinihindihan yung pagmamahal ko sa'yo, Jezebel? O baka naman dahil dun sa Tagalupa? Bakit ka nagmamadali? May taxi bang naghihintay sa labas? Bakit ba siya yun eh? Ayaw mo ba ako para sa kuya mo? I'm sorry, darling, but I don't need your approval. Oo, iniibig ko siya. Ako na lang ibigin mo, Jezebel. Lahat gagawin ko para sa'yo. Lumigaya ka lang. Mahal na mahal kita. Hindi kita mahal. Well, I'm sorry din. Dahil lang alam ko, si Kuya... kayang diktahan ng puso ko. Magkaibigan lang tayo. Yun na yun. Realize? Bakit? Bagsak ang asin ni Rebus. Kaya pala siya umiitim. May sadness. Bye, babe. I'll see you later. Okay. Text me, okay? Bye. Sinabi mo kay Rebus? Na hindi ko siya iniibig. Ah, kaya pala siya umitim. Dahil sa lungkot. Meron akong kwento. Ikasasay mo ito. Lilintab din ang puso mo. Ano? Ano yun? Nagtanong-tanong na ako, Jezebel. Totoo nga si Amafura. Talaga? Ibig sabihin, posibleng magkapaa ako. Kuya, nag-I love you, pero hindi naman mahal. Paano mo naman alam? Alam ko, no? Kasi never pa kita nakitang in love. Paano mo alam? Wait lang, love mo ba talaga siya? Oo, pero delikado raw ang tirahan niya. Gaano ka delikado? Sa 10 sirena na nagtangkang pumasok sa koronya, isa lang nabubuhay. Lahat sila patay. Ikaw, ang baduy ng tanong mo. Ang corny, ah. Ano ba naman yan? Pasa mo dyan. Bakit naman naging baduy yun, no? Because love is just, you know, it's so overrated. It's just a feeling. Depende yan. Depende sa mood. Depende sa panahon. Depende sa weather. Kung hindi ka naniniwala sa pag-ibig, eh bakit nag-I love you to ha? Kasi yung gusto niya marinig. Kuya, ang bad mo! Hay nako, pag na-inlove ako, sana hindi ka tulad mo, no? Bakit? In love? Bata-bata mo po, may in-love ka na. Mag-aral ka muna. Bakit? Pwede ko bang sabihin ng puso ko na kapag 21 na ako, sakalang siya pwede kumibig? Puso ko to. Yun naman pala eh. Ako, puso ko rito, kaya pwede bang huwag mo pakialaman? Ha? Saan po si Renan pumasok? Isa lang yung nabuhay? Kailangan may pumasok muna ng siyam na sirena bago ko pumasok. Saan ba yung lugar na yun? Salamat po. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Salamat sa pagpapalaki niyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sama ng loob na ibinigay ko po sa inyo.
lang po ang kinilala kong ina. Jezebel! Bukanding si Jezebel! Hindi ko po alam, ina. Wala na dito ang pag-aari ng Tagalupa. Bumalik na lang kaya tayo. Nandito na tayo eh. Ngayon pa ba tayo aatras? Ang balita ko, mahirap dumatuntun yung koronya. Kaya, hindi tayo tumuloy. Wala na si Jezebel. Hindi, Jelay. Ito na yung pagkakataon ko para makapanik sa lupa. Dating Reyna ang ina ni Jezebel? Oo, anak. Pero pinili niya maging tao para makasama lang si Tino, ang ama ni Jezebel. Kung alam ko lang na ganyan ang magiging reaksyon ni Jezebel, sana hindi ko nalang kwento sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Nasaan na kaya si Jezebel?
itong ginagawa ko? Ano kaya kung bumalik na lang ako? Pero pag bumalik ako, paano mo babago ang buhay ko? Paano ko makikita si Ina? At si Fredo? Lakasan mo ang loob mo, Jezebel. Kaya mo to. Pero paano siya nagkaroon ng paa? Dahil kay Amafura. Amafura? Sinong Amafura? Isa siyang nilalang na pandagat. Si Rena din siya? Hindi, anak. Isa siyang makapangyarihang halimaw. Nakatira siya sa pinakailalim na parte ng dagat. Dahil kasuklam-suklam ang kanyang itsura. Kinatatakutan siya at pinanggigilihan ng lahat. Si Amafura ang reina ng insekto ng mga dagat, ng mga ahas, ng mga alakdan, ng mga alupihan. Kasuklam-suklam talaga ang itsura niya. Merong nangahas na pumasok sa akin, Koron. Isang sirena.